Mabanatan niyo ako. Ikaw, ano ba na itulong mo? Kailangan ipangalantakan ko pala kung ano yung naitulong ko. Kailangan pala pinapakita ko kung ano yung naitulong ko. Hayaan niyo yung mga taong natulungan ng kung sino man yung mga tumutulong na sila magsabi kung ano yung ginagawa ng tao. Yun yung totoong pagtulong. Hindi yung, bibigay ako ng bigas, ganyan. Baguhin natin. Our beloved, Boss Mike, Severa! Kailangan ba talaga, ipangalantakan kung ano yung ginagawa natin kapag tumutulong tayo? Ganun ba yun? Alam mo, nalulungkot ako, Seryoso, nalulungkot ako sa mga ganyan tao. Alam nyo, maraming taong kagaya ko na tumutulong na hindi pinangangalandakan, hindi pinagsasabi, tahimik lang. Ganun. Ano yun mga totoong pagtulong? Mas tahimik pa sa akin kung tumulong. Napakarami kong kakilalang ganyan. Sir, ito po yung mga kasamahan ko na 28 workers kami, stranded workers. Mga kasama, tumingi tayo ng tulong kay Boss Mike Cervera. Ipopost natin sa kanyang vlog upang makahingi tayo ng tulong sa kanya, mga kasama. Boss Mike, ito po yung mga kasama ko. Boss Mike! Tulungan niyo po kami! Andito po, ako tayo sa May San Juan Green Hills. Kasama ko na po yung mga tropa natin. Yung kumpare ko, napakabait, si paring Mike Cervera. Ayan po. Please, gawing langit ang mundo, mga ano, matawag mo sa kanila pare. Mga pops, mga bangs. And si Direk po, meet nyo si Direk. Paul, ng ABS-CBN. Hello. Direk Paul ng ABS-CBN. May tutulungan po tayo ng mga kaibigan doon na nakulong ng lockdown. So yung mga construction worker, bibigyan po natin ng budget. Then papakainin natin. Hala mga kosa! Akala nyo ha? Yan. Nasaan si RM? Siguraduhin ko lang nandyan. Baka mamali kami ng pununtahan. Hi, good morning. Mga tumutulong at maaari ipangalandakan. I-style niya yun, wala tayong magagawa doon, di ba? Pero paano naman yung mga tao na tahimik lang? Sa inyo, hindi niya nalalaman. Tapos batikos kayo ng batikos. Paano pag may napakita? Di nga nga kayo. Di ba? Nga. Magbubunga kayong tanga. Pagtulong, naaayon yan sa konsensya. At kapag pagkatumulong, nasa kanila na yun kung ipapakita nila o hindi. Kapag pinakita, okay. Pag hindi, okay pa rin. Ganun dapat. Ano ba naman klaseng mentalidad meron kayo? Sinasabi ko sa inyo, kakapanood nyo dyan kay ano eh. Diba? Naapekto na pati ang mga pag-iisip ninyo. Partner for change. Dapat ganun. Salamat. Tulong sa akin, ha. Utang ko ang buhay sa iyo at sa Diyos. Huwag kang magsawang tumulong sa mga taong katulad ko na mahirap. Iwin mo 5 araw. Ikaw lang lagi pumunta sa akin doon. Walang iba. Tiniis ko yun.
Hanggang ngayon, hindi ka nagsasawa sa akin, dito mo pa rin ako pinatira sa bahay mo. Kaya laking pasasalamat ko sa'yo. Oh, Nay! Bisaya ka, Nay! Sir Mike ay isang sobrang bait po at matulungin na tao. Hindi lang po sa mga artista katulad ko o sa mga influencers po, kung hindi rin po sa lahat ng tao. Alam mo, entertaining din siya. Kaya feeling ko, actually sometimes, alam mo, feeling ko si Sir Mike, pwede siya maging artista. Pero yun nga, ang pinili niya kasi talaga matulong sa tao. Ito po yung mga 20 flat irons na sinend niya po para lang mamibigay ko po para sa mga tao. Sobrang bait niya talaga. Kaya, without you, Sir Mike, hindi po ako gagawa nito na may... Pati po sa mga ideas niyo po, kasi napaka-bait ni Sir Mike. Maraming din, kapag kausapin mo siya, maraming din siyang tips sa'yo kapag may kailangan ka. Halimbawa, gusto niyo mag-put up ng business or gusto niyo po ng ano payo kung paano ka mag-survive dito sa quarantine, diba? Meron din siyang maraming payo or maraming tips kung paano ka pwede hindi... mahihirap. How do you say it in Tagalog? Basta, he will help you to find the best way para hindi ka lang mag-starve. At lahat po na lumapit sa kanya, actually, tinulungan niya. Hindi yan sa dami o halaga. Ang importante, nakatulong ka sa panahon ng pandemya. Kahit mag-umpisa, ikaw at ako, tapos sila. Hanggang magaling lahat tayo. Ganun yun eh. Diba? Ulitin ko. Ikaw at ako, tapos sila, hanggang maging lahat na tayo. Our beloved Boss Mike!